Where did you? Pastor, meron din pong ano, tanong dito galing kay Rando Cabrera. So, kung siya ang may-ari sa mundo, bakit pumayag siya magkagulo ito tulad sa Middle East at sa Mindanao? May mga nari, may pinugutan pa ng ulo. Kung siya may-ari, bakit hindi niya makontrol ang mga bilihin? Dahil sa kasalanan niyo. Kaya nandito ako para baguhin yan. Kasi naniwala ang ating unang magulang kay Adan. Si Adan, naniwala ang ating magulang na, unang magulang si Adan kay Satanas. At ngayon, naging Diyos sa sarili niya kung ano nalang ginagawa niya. Kaya itong sinasabi mong nagkagulo, sinong gumawa ng gulo? Si Satanas, pumasok sa utak ng tao. Siyang may-ari. Oh, pumasok siya sa puso at utak ng tao. Sige, mang-rape kayo. Sige, mang-lustay kayo. Sige, lahat. Meron din mga comments sa Facebook, Pastor, about sa recent din na baha na naganap dito sa Davao City Center. May isang nag-comment pula kay Jun D. Pangan. Sabi niya na, Pastor, binahapok kagabi ang Davao City. Baka nagalit ka na sa amin, Pastor. Sana mapatawad po kami ninyo. Pastor, patawad sa aming kakapangasan. Totoo yan. Panahon na sa pagsisisi. Another comment po, Pastor, galing kang Jazz Ray Tagpuno. Sabi niya, Pastor, nabahaan ni diri sa R. Castillo, specifically sa Ubalde. Please, pakitanggal ang baha diri sa Davao B, kay di mi kaadtog tindahan para mo palit og sudan. Magbayad lang mi sa 30 sa universe. Lablab ka po, ladies. Akong inyong R. Castillo, diri lang nasa akong nasakupan sa kingdom. Huwag yun may baha din. Pero isang araw, pag naniwala kay lahat, okay lang. Amen. Mula naman po kay Aliana Maris Semilla Taborada, Pastor, sabi niya, Linog, tabang kibuloy, tagiya sa earth. Maganda yun kasi isa rin yun na paraan na magising kayo. Amen. Na wala kayong kasiguruhan pagka walang pagsisisi. Amen. Sige. Mula naman po kay Harabel Bernasol, sabi niya, si Kibuloy Jud ba, yaga-yagaon kaayo. Ayaw ipawork ang linog, uy. Ito na ako, Pastor, kay gumawa din ng parang pay conversation. Sabi niya, Pastor, Pastor, magandang hapon po. Nagkalindol po dito sa Davao region kanina. Bilang may-ari po ng universe, ano po ang dahilan? Salamat, Pastor. At kunwari po, Pastor, na sinagot niyo daw. Sorry, aksidente kung napindot ko ang vibration button ng earth. Huwag mag-alala, walang masamang maidudulot sa sanlibutan. Pagpalain ka. Siya rin ay sumagot. Hindi, ginigising lang kayo para naman matauhan. Amen. Kasi very complacent na yung buhay niyo. Eh. Kaya naman, pag niyug-yug kayo nung lindol, eh, maalala na ninyo ako. Maalala na ninyo ang Ama sa langit. Sige. Oo, dapat lang. Kasi, nako, mahirap pag bumiyak ang lupa, tapos lalamunin kayo na hindi na kayo nakapagsisi. Sige. Wala naman po kay Jobert Swasi, Pastor. Feeling entertained pang kanyang status. Sabi niya, Pastor, grabe na ang linog, tabang kibuloy. The owner of the earth, ikaw Rajud, makasave sa amua with the hashtag owner of the earth. Ang matabang lang na ako sa inyo, basta naging old sultan, nahimutang anak, may isa nung sang linog may tabos kalibutan. Tagaan ta samahan og kaluwasan. Another meme, Pastor. Actually, wala good naglinog. Gire-arrange para daw ni Kibuloy ang mga planets. Grabe kayo, ha? Creative. Grabe na sa isip. Ang tatabala utak. Ito, Pastor, may another meme pa, Pastor. May picture ka dito, Pastor, na malagi. Ako ang tagiya. Unsay labot ninyo uyugo nako kay mga renters ramo. Ang
There's a grain of truth in what they're saying. Yes, Pastor. Kala siguro nila, Pastor, masasaktan tayo. Dito sa spotlight, nagtatawa na natin. Well, yeah, katotoo naman yung sinasabi niya. Ito, Pastor, isa na naman, Pastor. Kakusog sa linog, tabang kibuloy, owner of the earth. At least naalala ninyo ako. Amen! Ginampo ta ba yagid mo? Amen! Nga, iniglinog, dili mo, buwa kang yuta sa ilalong ninyo. Sa lang ibig sabihin niya, Pastor, may impact ka po sa kanila, Pastor. Siyempre. Gusto nilang dili, mawag na magyod na ang pagi sa mahan, karong ulahing adlaw. Amen. Ang tanan niyang isugo, gikan sa unang gilait man na Noah, walay nagtuo sa iya, 8 lang good silang naluwas. Kang Lot, ang pamilya lang niya, naglaglag pang isa. So that's the ratio sa kaluwasan, si Jesus Christ, pagandli niya. Nabay nagtuo sa iya. Ngayon nagtuo, nag-backslide na lang. Tapos gilansang pa siya sa cross, wasa gituan. Tapos karon nagangkunang-kuna sila pangalan sa iyang pangalan. Nga ako mismo, ginalansang nilang, gipadala diri para diri siya mamanifest sa kuha. Gipossess ko ni Jesus Christ, nga mahimong lawas niya para makigsulti sa tao. So that's the ratio. Ang espiritu sa tao, pare-pareho rin na. Kaya ang mandilin lang sa kalibutan, isa lang, si Satanas. Pero time na yun yan eh. Ang tanang tao karon, ang kalamdagan o ang ilaw na nasa ila. Satan Lucifer's time in this world is over. His ownership of the world is over. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi ninyo natalo siya, tatay ninyo siya. Tingnan ninyo, hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate-debate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipag-debate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Amen. Na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender, at magsisi na kayo at iwan ang serpent sa inyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno.